Same bathroom. Are there people from VIR here? Tax collectors? Use bathroom. In the name of Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Heavenly Father, we thank you so much for gathering us tonight. Thank you for the talents you've given us. Salamat po sa aming talento, pag-awit, at nagagaling namin sa pagpupuri at pagsamba ng pag-ibig sa iyo, Diyos. Ilingabi na sa aking pag-ibigong ngayong gabi, sa laging namin pagsasalo-salo. Nawa ay ang aming kapuluhan nito at tayo ng mensahe ay matuloy ng matatag na aming mga pananampalataya at puso. At nawa ay aming salita ay patuloy mo rin gabay at liwanag sa amin na mapanilang din ang puso. Uy, sa'ng dalagi natin sa ngayon Kristo, ang mga Panginoon. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. I'm reading Matthew chapter 6. Do not store up for yourselves treasure on earth, where moth and decay destroys, and thieves break in and steal. But store up treasures in heaven, for neither moth nor decay destroy, nor thieves break in and steal. For where your treasure is, there also will your heart be. But seek first the kingdom of God and his righteousness, then all these things shall be given you besides. Do not worry about tomorrow. Tomorrow will have to take care of itself. Sufficient for a day is its own evil. Brothers and sisters, there are good news of you. Praise the Lord Jesus Christ. Please be seated for a while. I won't take very long with you tonight because I know you are tired. But it's nakakatuwa lang na kahit paano nakapagbibigay kayo ng panahon, no? Sa mga ganitong pagkakataon. Hindi natin yung usual nito sa practice, no? Maganda rin kasi na meron tayo. Kailan ba yung huling retreat nyo? November. Last year? February. February this year? 1 year. This year. February. Kasi yung mga katulad ninyo, kailangan din natin yung ano. Pero sa gabi nito, ang ating ganda ay ilang mga pointers lamang, no? Na huwag natin kakalimutan. Kasi minsan, ang mga ganitong gawain na uwi ay nauwi sa malakihan ng temptation na nauwi sa gawain lang. Ika nga yung ito'y trabaho lang at hindi personalan. Trabaho lang, pre. Walang personalan to. Pero mas maganda kasi naiintindihan natin, mga katulad natin na nagdilito sa simbahan sa pumakita ng koro, ay mas maganda na intindihan natin doon sa tamang konteksto na ito'y panabagan o panyaya ng Diyos. At ang pagtugon, ang pagsagot sa panyaya ng Diyos, ay biyaya rin na nagagaling sa amin. Kasi malaki ang kaibahan. Kung malaki ang kaibahan, kapag naiintindihan natin doon sa ganitong aspect. Now, let me remind you about some basics. I just like to share with you some of four things to consider. These are short things about your life, because not all of you will probably be seeing the whole of your lives. Believe it or not, I started with choirs. I used to, because I was a seminarian for 8 years. I don't even say that. Yes. It's a seminar. Used to the seminary. So one thing we do in the seminary is we sing day in and day out. We sing. Then, ganun, no? Pero laging sinasabi sa amin na minsan stepping stone lang yung ganito eh. Maraming naging sikat na mga mangungat na ang naging stepping stone ng mga taipuay. Pero maraming naging pare na nasimula sa kwa. Marami rin mga mamamatay tao na galing sa kwa. Ano ang magnanakaw ng bayan? Kwa rin natin. Mga nakabarong, mga nakaamerikano sa atin, yung mga magnanakaw rin sa atin. Unfortunately, no? O pero, kaya magandang pag-isa-isa kaya tayo napaanlahanan ng mga bagay na maraming alam na natin. Pero dapat sama-sama tayo nagsasalo-salo, lalo tingin sa salita ng Diyos. Napakaganda ng salita ng Diyos na paalala sa atin ngayon. Huwag masyadong pinaglalaanan na panahon yung kaya parang dito. Kasi alam naman natin bukas mga dalawang mga wala. Bagkos, ang dapat pinaglalaanan ay araw pa
doon. Of course, there are a lot of ways to explain this. If you're a parent, you can find a way how to explain this to your children. But sometimes it needs to be explained. We all need to be reminded from time to time. What does treasure in heaven mean? In other words, if it's in heaven, it's something intangible. Something intangible. That's why it's good to understand these things. Number one, we are called to love. If there's one business that we are called to by God, it is love. Amen. Amen. And please not forget, when you talk about love, the only direction for people like you and me should always be the cross. Many people talk about love nowadays, but if there is no direction, then you got to. Kaya ang cross ang direksyon natin, mas nakabate nito sa mga nakasulatan, Matthew chapter 22. Ang unang dapat na object ng ating pagmamahal ay ang Diyos. And of course, our neighbors. And it's in this context, based on foundation, that you are in a choir. We serve God. Amen. We love God. What do you have to sing and not be paid? Are you paid? No. The way you sing, you should be paid. You like me to tell fathers and parents? Yeah, we're always together in breakfast, lunch, and dinner. I can tell you that. You wouldn't like that. You wouldn't like that. Because once you get paid, some of you will be kicked out already. Tell me back. There is a big, did I share this to you last time? A big difference between a choir. Yeah. Yes. And the music ministry, you know. You know what spells the difference? This. Kayo kailangan niyo pumunta dito para maging choir. Marami akong kilala ng music ministry kung saan saan pumunta. Hindi choir. Music ministry. Napagkumanda. Nasama-sama. Kamita, grabe. Pero huwag mong pakinggan sa isa. Kasi luluha tayo sa is. Mamamangaka. Ako kasi pamamangaka to na lagi hindi ko napapanapas na ito yung kwento. Pamamangako ito kasi nasanay din mo sa kwento. Babasa ko ng nota sa seminaryo, lagi tayo pag Latin. Tapos yung Rigolencia, let me try to play Rigolencia. It's crazy, man. It's crazy. You see squares and all this stuff. And then, ang Rigolencia, usually walang ano. Wala ka pang pata. Oo. It's crazy. O, pero nung pumasok ako ng music ministry, iba. Basta masaya ka, gusto mo sumunod sa kanila, mahala kayo. We produce different music, and of course, the foundation is what is love. Brothers and sisters, more than just singing, you are called to love. If there's one business all of us, baptized, are called into, it is loving. And when we talk about loving, always go to the cross, because that is the only gauge, the only setting direction, ang cross. Ang Diyos muna, at ang yung kapwa. Kaya yung huling parte ng ating binasa, pag sumikapan, unahin ang kalooban ng Diyos ng higit sa lahat. At lahat ng ating pinaabalahan, lahat ng ating kailangan ay ibibigay sa atin. Huwag po ninyo itong kakalimutan. Amen? Amen? And because of this, pwede na natin maintindihan na yung pagkanta natin, hindi lang isa siya sa mga ginagawa natin para meron tayong tinabibisihan. Hindi posible ang laki ng kinalaman ng Diyos kung bakit kayo dito kumain. Malaki ang kinalaman. You might not have discovered that yet, but God has so much to do. There are lots of choirs here. I noticed, I was talking to one of the choirs yesterday, last night, I mean. They also sing beautiful, powerful. Kaya isang lalaro sa isip ko, wala pa pangisahan dito. Malamang nga, moral condition. Moral condition sa labas. Sa labas. Pero sa simbahan, kung malingin ako, hindi maganda ng panig sa akin din dito. Alam mo pare-pareho kayo yung video? Napad trip yun natin. Sa bahay. And I hope you understand why. And if it is anybody in his state of mind who think of starting that here, check him right away. Don't do that. Because all of us serve the same God,
always serve with love, and it should always be sufficient that we're called not just to sing, we're called not just to, you know, just to share our talent, but moreover, we are called to love. Amen. Amen. Second, we are called to be church. The word church comes from Greek ekklesia. Ekklesia. That is where we get the Spanish iglesia. Iglesia. The same as Latin, ekklesia. Ekklesia comes from two words, ek or ex, plus kaleo. Ex means out, right? Out. Or past. Kaleo, with the word, with the English word obvious, it is to call. If we are called to be the church, we have been called out from where you are, then brought together as a church. What do we do? There is a beautiful teaching that the family is the domestic. I don't think you've heard of that. Ang pamilya ay isang maliit na simbahan. Alala ko dati when I was assigning Ilocos, simbahan, ti pamilya ay isang basit na simbahan. A small church, a seat. Dapat daw iyan mo yun. Hahabang na konti yung basit na simbahan. A small church, a tiny church. We are all called to be church. We are all called to be a community. Look at the church. Every time you go to Mass on Fridays or Thursdays or even Sundays, pagkatapos, kanya naman, uwian. Oh, pero there is so much church when the liturgy starts. Pag nagsimula na yung liturgy, kung saan kumalat na kayo from start to finish, notice there is so much church. Why? Because everybody says Amen together. Hindi yung basta may masasin, Amen! Na wala sa tono. Everybody, when it's time to kneel down, everybody kneels down together. In other words, we are called to be church, we are called out of where we are, so that we can celebrate in the presence of God. Ano yung sabihin niyo sa atin? Ano yung sabihin niyo sa atin? Uy, pinapaalala sa atin na hindi ito dahil gusto na, tayo ay parte ng isang pangkalahatan. Kaya, mamaya sa pangatlo, ay ipapasok pa rin yung pangatlo, para maintindihan natin, we are called to serve. I'd like to introduce to you another word na idudugtong rito. Service in Greek is ministry. Ever heard the word ministry? Ministry. It comes from diakono. Diakonia. That's from the word dito na namin yung deacon or diakon, which simply means service. Tapos pag-alas pa sa service, lalo na sa loob ng simbahan, you are only a part of a whole. You are not the whole thing. You are only a part. But since we are church, the ministry which you are in is only a part of the church. In other words, dapat lagi tayong nagtutulong sa simbahan. Dapat lagi tayong nagtutulong sa simbahan. Kaya sumusunod tayo sa pagtutulong ng simbahan. Ganun din sa choir. Kaya kayo may mga schedules tayo dito. You cannot just sing when you want to sing. Sometimes you want to sing, but you're not allowed. No, you have to serve it. Kasi ganun ang panawagan sa atin, malaki bagay na maitigyan natin. Kaya minsan may mga ministers na katulad ninyo, may mga hinanagin, may mga hindi maitigyan, may mga tanong, pero ganun ang pagiging parte ng simbahan. Katulad din sa mga anak natin, kayo po rin yung pamilya, ako kasi meron. Minsan, may mga anak tayo, may gustong gawin, hindi nagawa natin, pero alam natin na hindi pa nila kaya, gusto lang nila yun. Kaya sasabihin natin, wow! Hindi muna. Di ba minsan ang ugali ng mga bata pag nasipan na yun? Ganun din sa atin, minsan, pag
nasa simbahan na. Doon sa may gusto ko, kasi ang feeling mo kayo ngayon, pero sa nabi ni Kuha, bukas ka pa. Bad review ang bagay. Pero ganun talaga, dapat na hindi niya. Why? Because we are a part of the church. Amen? Amen. Be careful. It's good to understand, you know, why there are a lot of attitudes of people like you, particularly who serve, that should be, that should not be with us, so that we can feel better in the place of God as we serve. Yung mga tao katulad ninyo, lalo-lalo na medyo, ganito na medyo may, ano na, magbantay, magtas ang standard, yung mayaba, kala mo, sige, kami na, kaya ka! Tutok mong blue, hindi mo nga yun. Don't forget, you are called to be a church. And when we are called to be a church, particularly to serve in ministry, you are only a part. Pag humiwalay ka dyan, parang na magiging totoo na yung sinabi ni Cristo, I am the vine, you are the branches, but there are branches that are cut off. Why? Because they do not bear fruit. The fruit always is the same. Kaya minsan, kung minsan, kung ngayon nakatahimik kayo yung sad, titingnan mo, ano ba binudulog nitong pagkataranta ko dito? Umabait ba ako? O baka mas pastusa ko ngayon? Kasi dati mas gusto ko ngayon eh. Dati may mga garin tayo pinagandang eh. Pero sa pwede may binudulog ito na sa atin. Baka mas dati kong umabag kung nandito ka na. Lalo 30 years na kayo. Lalo dami yung narinig, premium. Bukang ngayon yung mga kalimbing yun. Bakas na tayo yung mga. Tinigyan. Amen. Amen. Oh, kasi once that happens, you will notice that you're putting yourself out. Do not forget that love in its truest sense, forgets self. At totoong pag-ibig ay yung nakakalimutan mo sa sarili mo at wala ka na rin yung isip, hindi yung mahal mo. Yung ang totoo pag-ibig, pero ikaw ang nangangalasin. Yan ka ba ba kayo? You sing songs of praise. If you will notice, what you are singing is all about the Eucharist. Do you even know what Eucharist means? 53 hours. What does Eucharist mean? Bien. For yourself. No, I'm not asking for you. What does Eucharist mean as the church teaches? No! Thanksgiving. Eucharist Pesas, Eucharist means Thanksgiving. Yes. Asa salamat. Hindi pa yung natakat-takat kayo yung lugar sa inyo alam. Okay lang yun. Hindi lang lang yun. Easy lang, easy. But this is what we mean. Hindi sinasabi ko, you know, when, di ba? Brothers, sisters, hindi ka naman may in-love sa isang bagay na hindi mo kilala eh, o hindi mo alam eh. Diba? How can you fall in love with somebody you do not know? And love, in its maturity, always passes that stage to know. And then that knowledge goes deeper into it. That's why we ask questions. Because we fall in love. And this is what I mean. Your business here is not just to sing, because many others can sing. Your business here is to love this God you sing for. Amen. 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 I get into that business because it's wonderful. I am 29 years full-time servant. You know what full-time servant is? This is my 29th year. No job. My last job was 29 years ago. I'm 50 years old.
Yeah, 50. Just turned 50 last month. And more than half of my life has been spent full-time service. My last job was a barker. You know barker? Yabo, yabo! Come on, come on, come on! I used to be a barker of Philippine Airlines. I used to work in the Philippine Airlines as a ground steward. It's the only one I want to share now. I fell in love with somebody, and she used to fly Philippine Airlines, and then she wanted me to be like her, so I applied. I made it, but I was in the waiting list, so I took the ground steward. And if you attendance, you know, you know, you know, sa ground. That is centralized to barter. All passengers bound for Hong Kong, you know, 48. May mga ganun ba yun? Ilan lang kami dati, yung mga ganun pa yung Pilipinas. Philippine Airlines was the first nation. I think you know that. Yes. We were the first airline nation. We were very proud. Now, I don't know. So anyway, kapag alam mo yung ginagawa mo, you last longer, and then you enjoy. Lalabas at lalabas. Kaya please, ngayong gabi, paalala ito, alam mo naman ito. Ang talagang business that God is calling us into, it's not just singing. Of course, ang pinaka-relevant ngayon is singing. But more than that, He wants us to love Him more. Why? If you love God more, we are the recipients of that same love. Amen. That is why there is a church, because love always looks naturally for a structure. Ang love, pag walang structure, diligado yung mali. Love always naturally finds a structure, and that structure is the church. But understand the church, that if we are part of the church, we all are part of the ministry when we come to serve. But if you are in ministry like you, we are only a part of the home. In other words, we work with others, we respect others, we compliment others. Sometimes we will have to give way, sometimes we will have to give in, sometimes we will go ahead, sometimes we stay at the back. Sometimes you stay in the front. That's part of being church. You have to understand that. Amen. Sometimes you have been, ewan ko naranasan nyo ito sa mga parokya kasi gano'n eh, pinaprepare na itong bahay nito. Pero Diyos ko yun yung dumating, may sariling koro. Bakit ko, hanggang dito yan. Pero gano'n talaga. Pagdating mo, gano'n ba pa rin? Kasi naiintindihan mo yung maliwanag sa iyo. Pero kung wala kang pagmamahal, bakit ka lalit? Hindi naman yung mga wala kang pinamahal. Become your happiness. How do people like you share?
opportunities. Opportunities. Sometimes you have friends who can sing, invite them to the ministry. Sometimes you know you're already going elsewhere, God will lead you somewhere else in another ministry. Oh, you little newcomers, you share your time and teach them so that you can pass on the baton our culture. Amen. O sana na lang yung buhay, lagi may pagkakataon na kayo magbabahagi, hindi lang ang inyong karunungan, pati isa lang yung inyong kayamanan, yung inyong kalaman. Kasi dapat ito yung nagiging buhay sa atin, ang ating paglilingkod sa Diyos. Kasi walang naglilingkod sa Diyos na hindi dapat nagbibigay. Kasi automatic ang lingkod ka ng Diyos, kapagbibigay ka. Pero maganda ron, the more na nagbibigay ka pinaglilingkod, the more ka rin pinupunod. Amen. So, ako nga lagi ko sinasabi full time po ako, pero mukha ba akong mahirap? Diyos ko, pinanahin ko dito, hindi ko maintindihan. Pumunta rin sa, sana nga, pumalik na rin, gano'n lang sa park, dun sa park, sa accommodation na rin, nabing pagkain. At hindi ko saan sana na punta, kaya yung boss mo yan. Walang papuntay dun sa boss natin. Ay, pero kayo rin, in many ways, the one, we share the same boss. Amen. Earlier, around 4:30, I was with some two persons who lost their job. Amen to me. I was talking to them. Of course, I had to listen with the heart. But I had to assure them. Don't worry, you are a servant of God. And you know, when they left, I prayed on my own, Lord, when this is you talking to them, I know this is true. Amen. Anything happened to us also. That's why it's always good that whenever you can, always share this ministry calling. Huwag magkatungo. Amen. Huwag magkatungo ng panahon. Tapos huwag masyadong mapakimbot. Ano yung ganyan sa galing mo yung pakimbot? Ano yung pagkamadalot yun? Tapos parang pagtumingin sa iba, parang ang feeling mo, parang may feeling ka na parang ikaw niya na maganda. Ay, hindi naman. Hindi nyo totoo yun, joke lang yun. Iiwas na natin yun. Kasi, kaya ito lang apat ang bigay ko sa inyo. Kasi parang, lagi ko lahat ng buod eh. At parang naman nyo, alam mo ang Diyos meron din siya para ipagdama sa inyo. Ayun yung paglilingkod, ay tama. Kasi ang daming naglilingkod, Diyos mo yung bibigat ng puso, ang bibigat ng buhay. Halika na, mag-start na tayo. O, sige. Okay. Kaya nito sa atin, alam niyo, halap buhay. Marami yung halap buhay. Pwede na, halap buhay. Walang ito ang buhay buhay. O, kasi ang tulang ito. Marami yung hinahin niya. Kaya nakatuwa ko ngayon for the past. But by the way, not all of you are 7 years, 30 years. Of course. But you can just imagine how God has been sustaining this group for 30 years. You couldn't just give those 30 years to the good musicians. Come. You won't just give those 30 years because there were good singers. Come. Go get real. God sustained you. Amen. And make every new member understand that when you come to serve in the TLC, it's primarily all about God. It's not just about singing. Because anybody can sing a lot better than you do. But we're here because God has so much to do with us. Ang laki na nila, Diyos kaya kung wala ka rito, magkot siguro ng buhay mo. Amen? Diyos kaya lalayo ng mga mahal mo sa buhay. Eh, pero nakita niyo ba yung kaibahan ko nung nandito kayo? Alam niyo ba yung mga kumakanta sa pub? Sa mga clubs, ang gagaling, pero Diyos nalulungkot ng buhay. I know that because I used to sing. When I left the seminary, I was lost. I went with my friends, I sang in Hayat Terrace's Baguio. Hindi ko alam, pinabot ko. Kaya buwan sa kyo ng Hayat Terrace's Baguio. I was with my friends, former seminary, we used to sing there, then we had a club which was called by another friend, Amapola. It was a jazz club. Oh, mga sosyo na magbubunod. And we sing jazz songs. You know, we seem happy when we're in front.
But when we get off the stage, oh my God, that lonely face comes back. Because we were empty within. But what when we met God? You're not pained, but the joy is there. You can feel, you know. Okay. Then you pray before, because you make sure that whenever you sing to Mass, it is your offering, your way of thanking. Lord, thank you. Please accept my way of thanking. I'm going to sing for the 9 o'clock Mass. Then after that, all of you kneel down for a while to be quiet and all together say thank you. Then after that, well, you go party. But get to understand that God is so much to do with us. Amen. I'm just giving you a gauge, but please be reminded, especially the officers, carry on, but always make sure that everybody understands you are here because God loves you. And you're singing because you love God. But not just you love God. God loves us first. God loved us first. Una tayong minahal ng Diyos bago pa tayo nagmahal sa Father. At ang maganda ron, you're enjoying the way you love God. The way you love the church, you're enjoying because it is your time. At saan kaya magkabahalan, ginagawa mo, yung gusto mong gawin. Amen. Para man alam ko, maraming lang dito sa mga ganyang lugar na ang ginagawa, hindi nila gusto ko gawin. Pero kailangan gawin para sa mga mahal nila sa buwan. And hindi sa mga mahal nila. And hindi sa mga mahal nila. Sabi ko, alam mo, bigyan mo kinalaman ng Diyos, gagahan ako ng tingin. Pagka kinalaman ng Diyos, gumagahan ako ng tingin. Pero nagpapakamu rin. Pero Matthew chapter 11, verse 28, come to me if you're a little heavy. I'll give you rest. What is this promise? Amen. So, sisters and brothers, main business is of love. When you're going to the choir practice, sometimes it's fun. When you're going to serve the Mass, you're hurrying up, remind yourself, I'm doing this because I love you, Lord. I love you. Then the next is, I love my choir. And I love my church. Kaya please, huwag kayong sakit na puro sa simbahan. Sana kayo yung nagbibigay ng aliw sa simbahan. Kasi pansin ko dito, may mga grupo dito, sakit sa ulo ng simbahan. May gawain ang buong parokya. Yung iba, may gawain din sarili. Nalulungkot ako. But this is my fourth time coming over. This is the first time I've experienced that. Feel sad. Feel really sad. There are opportunities, many rare opportunities that we work as a church, one whole solid church. Here comes other communities, they do something on their own. But in fact, we should all be together. Be mindful of that, especially the leaders. They are, be mindful of that. When it is a call to be a body, the body of Christ, make sure you're there because you're part of the body. Stop all your shows, stop all what you do, because you will work as a body. Even if you're just an spectator, you're not in front, but work as a body, because that is the will of God. Amen. But once you're called to be in front, do your best, because still that is the will of God. That's what you do, love God. Amen. So, love, the church, we serve, and of course, we share. Any questions? Yes, please. How can we differentiate calling and vocation? It's the same. Vocation is Latin for vocare. Vocare, to call. That's why you vocalize. Voca. Voca talang voca. Vocare is to call in Latin. In Latin. Kaleo is in Greek. The English word to call came from Greek. But the Latin is vocare, to call. To vocalize. That's why you need your vocal cords. It's the same. Are we called? Is it our vocation to be in the choir?